best time to learn investing. Ayan. Bago tayo magsimula, magdasal muna tayo ng True Millionaire's Prayer by Brother Bo Sanchez. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to reach others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Ayan, mga kasama. Ako po ay si Kenneth Louis Lopez, sabi nga ng ating host, at isa po akong AFP or Associate Financial Planner. Ayan. At syempre, ako po ay isang high school graduate. Yes, hindi po ako nakapag-college dahil nagtrabaho na po ako agad sa murang edad na 18. Ayan. Murang edad pa ba yung 18? Ayan. So, naging machine operator po ako sa Caloocan City. Ayan. At isa rin po akong barista, no? Nag-aaral po ako ng barista NC3 sa Tesla. Yan, so kami po yung nagtitimpla ng kape. So siguro, kaya ganito yung kulay ng balat natin. Ayan, so joke lang. Ayan, so. Ayan, at syempre, nabanggit nga kanina ng ating napakagaling na host na ako po ay isang OFW dito sa South Korea. Ayan, at katulad ng mga kababayan natin, di ba? Isa rin po ako sa mga OFW na kahit tumagal sa abroad ay walang naipon kung hindi resibo. Ayan. So yun nga, dahil hindi sanay or hindi marunong mag-handle ng pera, ayan, kaya walang naiipon, no? So yun din po naging struggle ko nung ako ay wala pa dito sa ating community. Ayan, tsaka nagpapasalamat po ako kasi sa kahahanap ko sa mga social media, ayan, natagpuan ko po yung YouTube channel ng aking sponsor na si Ma'am G. Isaal. Ayan. At siya po ang nagpakilala sa akin dito sa IMG. At nag-join po ako ng January 20, 2020. Ayan. Hindi lang po ako natulungan ng IMG. Di ba? Ng community na makapag-save, makapag-invest, maging ang aking pamilya. Di ba? So, napakaganda kasi dito sa ating community. Hindi lang pamilya natin ang matutulungan dahil maging ang ibang tao pakilala, di ba? Mga kaibigan at kapamilya. Ayan, lahat na, di ba? Maging kaaway, pwede natin pag-sharean. Ayan. Kaya po, ang inyong lingkod ay na-promote bilang marketing director dito sa ating community. Ayan. At tayong lahat, kaya tayo nandito, gusto ko kasing i-share sa inyo yung The Secret to Saving and Building Your Future. Ayan. Taking Control of Your Money. At ito po ay hango or base sa libro ng IMG. Diba? So, ang lahat ng ating pag-uusapan ngayong hapong ito ay hindi po hula-hula ko lang. Diba? Ito po ay galing sa ating libro. Ayan. At sinishare po natin to kahit kanino. Dahil sabi nga dito, diba? Financial education is not just for the wealthy. It's for everyone. Ayan. So kahit anong estado man natin sa buhay, maging mayaman or mahirap, di ba? Or katamtaman lang, di ba? Lahat tayo kailangan natin ng financial education. Ayan. At ano nga ba yung matututunan natin dito, mga kasama? Siyempre, malalaman natin kung gaano nga ba kaimportante yung financial literacy. At pangalawa, yung financial concept we need to know before we invest para hindi tayo basta invest lang ng invest. Ayan. At ang pangatlo, yung financial solution we need to learn and understand. At ang pang-apat, how IMG can help achieve our goals. Kasi naniniwala kami dito sa ating community na lahat tayo may kanya-kanyang goals. Tama po ba? Lahat po ba ng mga attendees natin, yung 9 million attendees natin ay may mga goals, di ba? Paki-type naman ako diyan ng me kung meron kang goals. Ayan. At syempre, umpisa natin 'to dito sa The Challenging Future. Ayan.
At sabi nga dito, no one plans to fail, they just fail to plan. Diba? Pero ang kailangan lang natin dyan, paghandaan at pagplanuhan. Ayan. Dahil dito po, alam naman natin na lahat tayo may challenging future na kakaharapin. At ito po ang tatlo sa kakaharapin nating challenges. Ayan. Ang kauna-unahan ay yung no savings and high debt. Ayan. Ma-share ko sa inyo mga kasama. Nung first time ako maka-attend dito sa ating webinar, ito po yung talagang nakahatak sa akin or nakapukaw sa aking attention. Ayan. Ito po, kasi tulad nga na nabanggit ko kanina, wala rin po akong ipon, plus marami din akong utang nung panahong wala pa ako or hindi pa ako kabilang dito sa ating community. Ayan, at sabi nga dito, have a major impact on retirement. At many people have to work, ayan, beyond 65 years old para lang makasurvive. Diba? Katulad na lang ng ating example. Diba? Si Lola po ay isang 92 years old. Diba? At sa 92 years old na yan, siya po ay isang service crew sa isang fast food chain company. Diba? Nakakagulat. Dahil yung isang 92, napakalakas ng kanyang pangangatawan. Diba? At kayang-kaya makapagsabayan sa mga katulad natin na millennial. Diba? So, kayo ba gusto nyo rin na kahit senior citizen na tayo, ganyan pa rin tayong kalakas? Yeah, pakatype nga ako dyan ng yes. Ayan. Para naman malaman ko kung nandyan pa ba kayo mga kasama. Ayan. Pero sa kabilang banda, kung mapapansin nyo, nakakalungkot isipin na yung isang 92 years old ay patuloy na kumakayod para makasurvive. Diba? Siguro, si Lola, may personal na dahilan. Siguro, baon siya sa utang. Kaya hirap siya magretiro. Diba? So, yes, gusto natin na malakas tayo pagdating ng ating katandaan. Pero, hindi naman siguro natin papangarapin na habang buhay, nagtatrabaho tayo para kumita ng pera. Diba? So, kaya ngayon pa lang mga kasama, ang pakiusap ko po, diba, sa bawat isa sa atin, magkaroon na po tayo ng ating savings. At hindi lang po basta savings, di ba? Dapat po malaki yan. At dapat kung meron tayong utang, tapusin na po natin yan. Dahil ito po ay isa sa challenging future na kakaharapin natin. Kaya kailangan po natin itong pagplanuhan at paghandaan. Ayan. At ang pangalawa, eto, siguro may idea na kayo kasi meron dito nga. Ayan. Ang the high cost of education. Ayan. So, alam naman natin mga kasama, di ba? Lalo na dun sa mga nagpapaaral, di ba? May mga anak na pinapaaral, apo or pamangkin, di ba? Ayan. Alam naman natin na taon-taon tumataas yung tuition fee, di ba? At ang masakit dun, hindi lang tuition fee ang tumataas. Maging ang lahat ng gastusin tumataas, di ba? Ayan. At sabi nga dito, as well as lack of preparation for college planning will hurt the younger generation. Diba? Kung hindi raw talaga natin paghahandaan ito, ay masasaktan ang mga susunod na henerasyon. Bakit? Ayan. So alam nyo ba mga kasama, kung magkano ang kailangan natin na pera para makapagpaaral tayo ng college? Ayan. Base po dito, noong 2016, diba? Pag nagpa-aral ka ng 4-year course at sa private school ka nagpa-aral, kailangan mo ng tumataginting na 1 million pesos. Wow. Diba? 1 million pesos, napakalaking pera niyan. Pero kung wala kang ganung kalaking pera, ang tanong, saan ka kukuha? Diba? So, ibig sabihin, kung ang pag-aaralin pala natin ay 5, kailangan natin ng at least 5 million. Pesos. Ang tanong, meron ka bang 5 million pesos na nakahanda? Diba? Eh kung wala, saan tayo kukuha? Diba? At kung sa public school naman, diba? At least 400,000 pesos daw.
Diba? So, ibig sabihin kung lima pa rin yung ating pag-aaralin mga kasama, ilan or magkano ang kailangan ating perang nakahanda? Sige nga, pa-comment naman ako dyan sa ating chat box. Ayan, tulungan nyo po ako rito kasi mat na po ito. Ayan. Ayan. So, ibig sabihin kung 400,000 bawat isang bata at lima ang pag-aaralin, ibig sabihin, kailangan natin ng tumataginting na 2 million pesos. Diba? So, napakalaking pera ng 2 million. So, kaya kailangan po talaga paghandaan natin itong the high cost of education. Kasi, kung mapapansin natin mga kasama, ito po ay 2016 pa. E anong year na po ngayon? Diba? 2021. At ilang linggo na lang. Diba? 2022 na. So, malamang sa malamang, hindi lang ganitong kalaking pera ang kailangan natin para makapagpaaral tayo ng kolehiyo. Diba? Kaya paghandaan po natin yung the high cost of education dahil tatlo po ang maaring mangyari sa susunod na henerasyon. Diba? Kung hindi natin ito paghahandaan. Una, baka makapag-aral nga sila pero hindi sa course na gusto nila. Or makapag-aral man sila pero hindi naman yun yung school na gusto nila. Diba? Or ang pinakamasakit, baka hindi na rin sila makapag-aral. Diba? Kaya ngayon pa lang, kung may bala kayong pag-aralin ng mga anak, pamangkin, or kapatid, diba? Paghandaan na po natin yan. Dahil isa po ito sa challenging future na kakaharapin natin. Ayan. At ang pangatlo, yung increasing cost of living. Ayan, alam naman natin na lahat, diba? Nag-i-increase. Ayan. At sabi dito, make many people have difficulty in saving money for their needs. Diba? Ang hirap naman talagang mag-save. Diba? So, totoo ba yun? Or, tawag dito? Agree ba kayo doon? Ang hirap kaya mag-save. Diba? Ang hirap mag-save. Ayan. At sabi dito, and we need a rises. Diba? Katulad na lang ng emergency repair. Ayan. For example, may isa sa mga kagamitan natin or halimbawa, gripo sa bahay natin, nasira bigla. Paano kung wala tayong perang nakahanda para pambili ng bagong gripo or pampaayos doon sa gripong nasira? Diba? Ang mangyayari kung wala tayong emergency fund na nakahanda or perang naitabi, ito ang magiging option natin. Diba? Mangungutang at mangungutang tayo sa ating mga kakilala. Ayan. Or halimbawa, nagkasakit ka or isang member ng family mo. Diba? Kung wala kang perang na itabi, ito na naman ang magiging option natin. Diba? Kasi buhay na ang pinag-uusapan dito. Ayan. Kaya kailangan, kahit utang, kakapalan na natin ang ating mukha, diba? Or lalaksan na natin ang ating loob para lang maipagamot ang ating sarili or ang ating pamilya. Ayan, or tuition fee. Ayan, dito po ako nakaka-relate kasi nung nag-aaral pa po ako, madalas, hindi po ako nakakasabay ng mga classmate ko kapag nag-e-exam kasi wala pong pambayad ng tuition. Ayan. At ito po ang nagiging option namin para lang maka-exam ako. Ito, nangungutang po yung nanay ko. Diba? Kasi nga, ayan, hindi na paghandaan. Ayan. Ayan, makikita natin mga kasama dito sa ating screen, di ba? Na before, yung 1,000 pesos napakalaking pera pa. Di ba? So kaway-kaway sa mga umabot or dun sa mga generation na yung 1,000 pesos sobrang dami pang mabibili. Di ba? Halos isang pushcart pag nag-grocery ka. Pero ngayon, pansin ninyo mga kasama, yung 1,000 pesos natin, halos isang basket na lang yung ating mabibili. Diba? Depende pa sa items. Diba? Ayan. Dahil po ito sa increase ng cost of living. Diba? Dahil yun nga, sa pagtagal ng panahon, lahat ng presyo ng bilihin, tumataas, nagmamahal. Diba? Ayan. Kaya po, kailangan po nating paghandaan itong increasing cost of living dahil ito po ay hindi natitigil, di ba?
patuloy po yung tataas yung cost of living po natin. Diba? Kung ngayon, yung 1,000 pesos natin, halos isang basket pa yung nabibili, I'm sure sa mga susunod pang mga taon, yung 1,000 pesos natin, diba? Barya na lang po yan. Kaya po kailangan paghandaan po natin yung increasing cost of living. Ayan, dahil isa po yan sa mga challenging future na kakaharapin natin mga kasama. Ayan. Pero, with financial education and proper execution, kayang-kaya nating harapin lahat ng challenges na yan. Diba? So, ito pala. So, may pag-asa pa. Diba? Dahil ang pinaka-pag-asa pala natin ay yung financial education. Diba? So, ibig sabihin, mga kasama, ganun kahalaga yung financial education, kaya huwag po natin babaliwalain. Diba? Kaya kahit anong estado natin sa buhay, kailangan meron tayong sapat na edukasyon pang pinansyal. Ayan. At syempre, dumako naman tayo dito sa katanungang why invest? Sige nga mga kasama, kayo ang tatanungin ko, bakit nga ba kailangan natin mag-invest? Ayan. So, iintayin ko po ang inyong mga sagot sa ating chat box. Ayan. I-comment nyo na po, bakit nga ba kailangan natin mag-invest? Ano ba? Ayan. Baka po may mga ideas kayo. Ayan. So, share nyo naman sa amin. Ayan. Sabi nga ni Coach Jen, to beat inflation. Ayan. Tama. Kasi kailangan natin mag-invest dahil para mabit natin yung inflation. Ayan. So, bakit kailangan natin i-beat yung inflation? Ayan. Ito po yan mga kasama. Ang example po natin, noong 2003, ang presyo po ng McDo meal na ito ay 25 pesos. Diba? Yan. So, kayo po ay tatanungin ko ulit mga kasama. Way back 2003, for example, meron kang 100 pesos. Ilan ang mabibili mo na McDo meal na ito? Ilang set ang mabibili mo sa 100 pesos? Ayan. Sige nga, pa-comment ulit ako mga kasama kung ilan ang ating mabibili kung meron tayong 100. Ayan. Apat? Yes. Apat po ang ating mabibili kasi 25 pesos ang isa. Pero sabi ko nga, pagtagal ng panahon, lahat ng presyo ng bilihin tumataas, nagmamahal. Diba? Kaya noong 2019, ang presyo na ng McDo meal na ito ay 142 pesos. Diba? Kung nung time na yon 2019, meron ka pa rin 100 pesos. Ang tanong ko mga kasama, makakabili ka pa ba ng isang set nito? Ayan. So malamang sa malamang, hindi. Kasi kulang pa tayo ng 42 pesos. Ayan. Baka hindi tayo pansinin ng cashier. Ayan. Dahil yun nga, kailangan nating mag-invest para mabit yung inflation dahil ito pong inflation na to, siya po yung kumakain ng value ng kaperahan natin. Di ba? Kasi kung mapapansin nyo, wala naman nagbago doon sa McDo meal. Di ba? Wala naman nagbago, doon pa rin. 100 grams ng fries. Ayan, may cheeseburger at isang coke. Di ba? Ganun pa rin, pero ang nagbago ay yung presyo. Yun po yung inflation. Kaya kailangan nating mag-invest mga kasama. Sana po ay malinaw sa inyo yon. Ayan. At ang pangalawang dahilan kung bakit kailangan natin mag-invest ay para ma-achieve naman natin ang ating mga specific goals. Ayan. Dahil sabi ko nga kanina, lahat tayo may goals, di ba? Ayan. So, alam ko, lahat tayo nagsusumikap para maabot ang ating mga pangarap na yan. Kaya nga tayo nagtatrabaho, kaya nga tayo nagbi-business, di ba? At kaya natin ginagawa lahat para ma-achieve natin ang ating mga goals. Alam ko ma-achieve natin yan sa pagdating ng panahon, pero mas maganda, meron tayong investment mga kasama para ma-achieve natin ito ng mas mabilis. Di ba? Yung dream house mo, mabibili mo kagad yan. Di ba? Kapag meron kang investment. Diba? Kasi kung sa sahod lang natin iaasa yan, alam naman natin na yung sahod natin, limitado lang.
Diba? Tapos yung mga gastusin natin, sobrang dami. Diba? So sa tingin nyo, kung sa sahod natin, ma-achieve ba natin yan agad? Lalo na sa mga kababayan natin or mga kasama natin na yung sinasahod ay minimum wage lang. Diba? Mas maganda kung makakapag-invest tayo dahil pag may investment tayo, diba? Mas ma-achieve natin ng mabilis yung dream house natin. Ayan. At syempre, lahat tayo, pangarap natin mag-retire. Kahit mga bata pa tayo or mga nasa 20s, 30s, 40s pa lang tayo, nangangarap na tayo mag-retire. Or gusto na nating paghandaan at nai-imagine na natin na gusto ko pag nag-retire ako, hayahay ang buhay ko. Diba? Pero sa tingin nyo, sa kinikita natin ngayon, kaya ba natin maging hayahay pagdating ng ating retirement? Diba? Sa tingin nyo, kayo po makakasagot yan. Diba? Pero, kung meron tayong investment, yung pinapangarap natin na hayahay ang buhay pag nag-retire tayo, ma-achieve po natin yan mga kasama. Diba? Ayan. At syempre, lahat tayo gusto natin mag-travel. Diba? Lalo na pag nakakita tayo sa social media ng mga magagandang pasyalan. Diba? Mga magagandang lugar. Gusto natin siyang puntahan. Diba? Alam ko, kaya natin siyang puntahan dahil sa ating sahod or sa ating income. Pero, malamang sa malamang, isang beses lang or masakit doon, hindi pa natin mapuntahan hanggang pangarap na lang or hanggang tingin na lang sa social media. Pero kung meron po tayong investment, mapupuntahan po natin yan at mabibigyan ng linaw yung ating mga pinapangarap na mapuntahan. Di ba? Kung saan man natin gusto mag-travel. Ayan. At syempre lahat ginagawa natin para sa ating pamilya. Tama po ba, mga kasama? Ayan. Pa-type naman ako dyan ng one kung tama na ginagawa natin lahat ng ating makakaya para sa ating pamilya. Di ba? Ayan. Kasi gusto natin maibigay yung magandang buhay. Kaya kailangan po mag-invest para maibigay lahat ng the best. Ayan. At syempre sabi ko nga kailangan natin paghandaan yung financing education ng mga susunod na henerasyon. Di ba? Kung maalala nyo kanina, napakalaking pera po magpaaral mga kasama. Kaya kailangan po nating paghandaan. At sabi ko nga, lalong-lalo na kapag meron tayong investment, di ba? Hindi suntok sa buwan ang makapagpaaral kung meron kang investment. Di ba? Kahit gano'ng kalaking pera yan, basta may investment ka, di ba? Ma-achieve mo na pag-aralin, di ba? Yung mga susunod na henerasyon. Ayan, at syempre, baka isa sa mga goal mo, yung pangarap ko na makapagpundar, di ba? Ng farm, di ba? Kasi gusto ko mayroong sariwang hangin, tapos mga gulay, prutas, gulay, yan, mga sariwa, di ba? Ayan. So kung isa ito or isa sa mga to ang pangarap mo or goals mo, di ba? So kailangan mag-invest tayo para mas ma-achieve natin siya ng mas mabilis. Ayan. So tandaan nyo po na yun po ang dahilan kung bakit kailangan nating mag-invest. Ayan. Dahil naniniwala ako na hashtag bawat pangarap may presyo. Diba? So sa kasabihan, libre ang mangarap. Pero wag po natin kakalimutan, bawat pangarap may presyo. Ayan. Naalala nyo ba, mga kasama? Tayo magbalik tanaw muna ng saglit lang. Ayan. Sige nga, balikan natin ng mga bata pa tayo. Diba? Ang dami-dami natin pangarap. At syempre, nung mga bata pa tayo, kahit na yung mga pangarap natin, ang hirap abutin kung iisipin. Pero sa mga murang isipan natin, parang kayang-kaya talaga natin yun, di ba? Gusto ko na nung bata pa tayo, palagi natin sinasabi na gusto ko na agad lumaki para ma-achieve ko yung pangarap ko. Di ba? Pero bakit ganun? Habang tumatanda tayo, habang umiidad tayo,
nakikita natin na ang hindi natin naaabot yung mga goals na yun. Diba? Kaya ang nangyayari, yung mga goal natin or yung mga pangarap natin, nakakalimutan na natin or hindi natin siya nakalimutan, sinadya natin siyang kalimutan. Kasi akala natin hindi natin siya kayang abutin. Diba? So wag pong ganun. Diba? Ito na po yung time para bigyan naman natin ng katuparan yung mga pangarap natin. Diba? So kaya po napaka-importante na kailangan po nating mag-invest, 'di ba? Para tuparin yung mga pangarap na dati pinapangarap natin. Ayan, tuparin po natin, kulayan po natin at 'wag tayong maging drawing sa ating mga pangarap. Ayan. Pero meron akong katanungan, mga kasama. Siguro isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi natin naaabot ang ating mga pangarap, 'di ba? Ang tanong ko, paano ba kayo mag-budget? Ayan, sige nga. Pa-comment ako dyan, mga kasama. Paano ba kayo mag-budget? Ayan. Iintayin ko po ang inyong mga komento sa ating chat box. Ayan. So siguro, katulad nyo, or katulad ko noon, meron din kayong mga maling nagagawa. Diba? Nakala natin ay tama. At ito po yun. Pagka-receive natin ng ating income, siyempre, babawasin agad natin yung mga gastusin or yung mga expenses natin. Diba? At yung matira, siya ang ating isisave. Diba? Tama po ba? Patype naman ako dyan ng 2 kung ganito rin po ang inyong formula na ginagamit, mga kasama, kapag nagbabudget or pag tawag dito, nagsisave. Sige nga, pa-comment ako dyan ng 2 kung parehas tayo ng formula. Ayan. Dati po, ganito rin ang formula ko. Pagka-receive ko ng income, unahin ko syempre mga pambayad sa kuryente, sa tubig, ayan. Pampadala sa Pinas, syempre. Ayan. Tapos yung matira, siya ang isinisave ko. Or, ang masakit doon, di ba? Maliit yung natitira. Or kadalasan, walang natitira. Kaya dumarating sa punto na nakakapangutang pa tayo. Ayan. Kasi akala natin ito yung tamang formula. Pero mga kasama, ito po ay isang napakalaking maling formula. Diba? Ang tanong, Ken, ano ang tamang formula? Ayan. Ito po. Yung pay God and yourself first. At ito po ay itinuturo dito sa ating community. Na pagka-receive po natin ang ating 100% na income, kailangan natin siyang bawasan ng 10% para sa tithes. Ayan. So ito na po yung time na kailangan natin siyempre magbigay para sa ating Panginoon. Diba? Or yung tithes po kasi yan po yung love offering. Ayan. Na siyempre bago naman tayo nagkaroon ng trabaho or bago tayo nagkaroon ng business, di ba? Nag-pray muna tayo sa kanya na sana tayo ay magkaroon ng trabaho or business para kumita tayo ng pera. Di ba? At ngayon na tinupad niya na ang ating mga kahilingan, hindi naman siguro kalabisan na ibalik natin sa kanya yung ating mga na-receive na blessing. Di ba? So, paano ba tayo mag-share ng ating love offering or tithes? Di ba? Pwede po natin siyang i-share sa mga simbahan or church kung saan man po tayo nabibilang. Di ba? O pwede po natin siyang itulong sa mga charities. Di ba? Kung saan man natin gustong tumulong or kahit sinong gusto natin tulungan, pwede natin ibigay yung tithes natin. Di ba? So kasi, kumbaga, ipinapakita lang dito sa ating community na kailangan talaga natin mag-share dahil kung maaalala nyo, pag nag-share tayo or every time na mag-share tayo, mas malaki yung bumabalik na or mas marami yung dumarating na blessings para sa atin. Di ba? Hindi man tayo nag-iintay ng kapalit, pero talagang mas malaki yung bumabalik para sa atin. Di ba? Ayan. So kaya po mag-share tayo ng ating blessing, huwag po nating sarilinin. Di ba?
Ayan, at syempre, bawasan natin ng 20% naman para sa ating savings. Ayan. So, ito po yung tinatawag na pay yourself first. Diba? Kasi sino ba naman ang nagpakahirap para kitain yung 100% na income? Diba tayo? Diba? Tayo nakipag-away sa customer. Tayo yung inaway ng boss. Diba? Or tayo yung pumapasok na madaling araw or umalis ng bahay ng maaga, bigising ng maaga, umuwi na ng gabi, di ba? Tayo yung nagpapakapagod, nagpapakahirap, kaya kailangan bayaran din natin ang ating sarili, di ba? Kasi, ito po, tandaan nyo, pagka binabayaran natin ang ating sarili, pagdating po ng panahon na tayo ay matanda na, ito pong 20% na savings na yan, ito po yung magsisilbing kakampi natin. Diba? Mawala man ang mga mahal natin sa buhay. Diba? Ayan. At syempre, yung matira na 70%, dito lang natin pagkakasyahin yung ating mga expenses. Diba? Pero, kung ang sasabihin, Ken, paano naman mangyayari yon na magkakasya yung 70%? Doon nga sa 100%, di na magkasya. Kasi sa sobrang dami ng expenses. Diba? Ayan. So, sang-ayo naman po ako na talagang napakarami nating gastusin, pero kailangan po muna natin ng isang malaking disiplina. Ayan. So, syempre, kailangan natin disiplinado tayo, lalo na pagdating sa pera. Ayan. At syempre, alamin natin, di ba, mga kasama, kailangan nating alamin kung alin ba yung needs at saka yung wants. Di ba? Kasi, ayan, pag alam na natin yung needs tsaka wants, ayan, mapapagkasya natin yung 70%. Diba? Ayan. So, ilista po natin kung ano yung mga gastusin talaga natin. Diba? So, kung dati hindi kayo naglilista, pwede po ngayon or bukas, simulan nyo na maglista. Diba? Para mamonitor natin kung saan napupunta yung pera natin. Diba? Ayan. Pero kung talaga hindi magkasya yung 70% kasi sa sobrang liit ng ating income, ito na po siguro yung time para i-monitor naman natin ng natitira nating oras. Di ba? Saan mo ba inilalaan yung natitirang oras mo? Sa pagti-TikTok ba? Or sa panonood ba ng Netflix or K-dramas? Di ba? Or yan, sa mga online sabong. Di ba? Or sa mga online gaming. Ayan. So, mas maganda kung yung natitira nating oras, lalo na pagka alam natin kinakapos tayo sa panggastos, di ba? Ilaan natin siya sa mga bagay or sa mga pwede nating pagkakakitaan. Di ba? Kasi kinukulang na nga tayo ng income, di ba? So, kaya kailangan, mag-increase naman tayo ng cash flow para may pandagdag tayo sa ating panggastos at para makapagbigay din tayo sa tithes at makapagbigay din tayo para sa ating sarili. Diba? So, simple lang yan. Disiplina. Alam ko mahirap, pero simple lang po yun pag natutunan natin. Ayan. Palagi po nating tatandaan, ito po ang tinatawag na prosperity formula, ang 10-20-70. Ayan. At sabi nga dito sa Deuteronomy 8:18, diba? Na si God talaga ang nagbigay sa atin ng abilidad para makapag-create tayo ng wealth. Ayan. At sabi nga ni Warren Buffett, ayan, do not save what is left after spending. Spend what is left after saving. Diba? So sa madaling sabi, unahin natin palagi ang magtabi bago tayo gumastos. Diba? Alam ko mahirap itong gawin sa una. Diba? Pero kailangan. Diba? Ayan. At dumako naman tayo dito sa learn how money works. Diba? Paano nga ba nagtatrabaho yung pera? Diba? Isa rin ba yan sa mga tumatakbo sa iyong isipan? So, paano nga ba nagtatrabaho yung pera? E wala naman siyang kamay. Diba? Paano nga ba magtatrabaho yung pera? E wala naman siyang paa. Diba? Ayan. At yan. So, alamin natin, di ba? Dito po sa
The Power of Compound Interest. Ayan. Ito po yung Rule of 72 na ginawa or na-invento nitong aking lolo, di ba? Si Albert Einstein. Ayan. So siya po naka-invento nito na yung 72 daw po ay i-divide natin sa rate of return ng investment na ating papasukin. Di ba? At malalaman natin yung number of years for investment para mag-compound. Diba? Malalaman natin kung ilang taon ba dodoble yung ating perang nilagay. Diba? Ayan, para mas mabigyan ko po ng linaw, eto, magbibigay po ako ng mga types of financial vehicles na nagbibigay ng iba't ibang percent. Ayan. Or rate of return. Ayan, ito po. At meron po tayo dito, nagbibigay ng 4%, 8%, at 12%. Ayan, mga kasama, so patulong po ako. Gagamitin ko muna ang inyong mga pangalan bilang artista ngayong gabing ito. Ayan. At pipili tayo si Ma'am Irene, si Ma'am Araceli. Tama ba, Ma'am po? Ayan. Araceli. Ayan, at sino pa? Si Ma'am Eden. Ayan, so. Si Ma'am Irene, Ma'am Araceli, at si Ma'am Eden. Ayan, so kayo po ang maswerteng artista ngayong gabing ito. Ayan. So, silang tatlo ay mag-best friend. Ayan. So, mga besties. Ayan. So, silang tatlo na mag-best friend ay pare-parehas 29 years old. Ayan. At silang tatlo, pare-pareho din sila na merong 100,000 pesos na hawak. Ayan. Napag-usapan nila na, oy mga best, di ba? Dapat, pag nag-retire tayo, meron tayong retirement fund. Di ba? So, kaya kailangan ilagay natin siya sa mga financial vehicle. Ayan. At napag-desisyonan ni Ma'am Irene. Di ba? Na, tama ba, Ma'am Irene? Ayan. Napag-desisyonan ni Ma'am Irene na ilagay yung 100,000 niya sa nagbibigay ng 4%. Ayan. 72, i-divide natin siya sa 4. At ang lalabas ay 18. Ibig sabihin, kada 18 years, dodoble yung pera ni Ma'am Irene. Di ba? So, 29 siya, meron siya 100,000. At every 18 years, dumodoble yung pera niya. Di ba? Kaya nung siya ay 65 years old na, meron na siyang tumatigiting na 400,000 pesos. Ang tanong mga kasama, kakasya ba kay Ma'am Irene yung 400,000 pag 65 years old na siya? Sige nga, pa-comment ako dyan sa ating chat box. Yes! Asali po lahat, pati po kayo dyan sa ating Facebook Live. Ayan, pa-comment po ako dyan. Kakasya ba yung 400,000 sa isang 65 years old? Ayan, so malamang sa malamang, hindi. Kasi sabi ko nga, sa pagdating ng panahon, lahat ng presyo ng bilihin, tumataas, nagmamahal. So malamang, yung 400,000 na yan, barya na lang yan kung tutuusin. Diba? Ayan, at ito namang kaibigan niya, na si Ma'am Araceli, tama ba? Ayan. Ay nilagay yung pera sa nagbibigay naman ng 8%. Ayan. 29 siya, meron siyang 100,000. Nilagay niya sa 8% yung kanyang pera. So 72 divide 8 equals 9. Ibig sabihin yung pera niya dodoble every 9 years. Ayan. At ang example pala po natin dito sa 4% ay yung bangko or yung time deposit, di ba? Ayan. At dito naman po sa 8%, ang example naman po natin dito ay yung pag-ibig MP2 or modified pag-ibig 2. Ayan. So, ibig sabihin yung pera ni Ma'am Araceli ay dodoble every 9 years. Kaya nung siya ay 65 na, meron na siyang tumatiginting na 1.6 million pesos. Wow! Milyonarya si Ma'am Araceli pagdating niya ng 65. Ang tanong mga kasama, kakasya ba
yung 1.6 sa isang 65 years old. Ayan. Pa-comment ulit ako dyan, mga kasama. Ayan. Malamang sa malamang, hindi pa rin. Diba? Kasi, yun nga, meron tayong inflation plus pagdating natin ng senior years, syempre, nandiyan na yung mga pang-maintenance natin. Diba? Eh, paano kung kasama pa natin ang ating pamilya? Diba? Maging sila, kadamay din sa gastos. Ayan. Kaya kulang at kulang yung 1.6 million. Ayan. So, ito namang si, ayan, Ma'am Eden, ay inilagay niya yung pera niya sa nagbibigay naman ng 12%. Ayan. So, mas malaki yung porsyento ng investment na kanyang pinaglagyan. Diba? 72 divide 12 equals 6. Ibig sabihin yung pera ni Ma'am Eden ay dodoble every 6 years. Ayan. At pwede natin example dito yung stock market. Diba? At dalawa po yun. Yung direct stock at indirect stock or yung tinatawag ng mutual fund. Ayan. So, 29 siya, meron siya 100,000 at every 6 years, dumudoble yung pera niya. Diba? So, ganun kabilis. Kaya nung siya ay 65 years old na, meron na siyang tumatiging-ting na 6.4 million pesos. Ang tanong, mga kasama, pa-cash siya na ba? Or ka-cash siya ba yung 6.4 million pesos kay Ma'am Eden? Or sa isang 65 years old? Ayan. So, siguro, kasya na to sa isang senior citizen. Diba? Ayan. So, bakit namin ito isinishare? Yun ang tanong. Diba? So, kasi, gusto namin malaman nyo, mga kasama, or gusto namin ishare sa inyo, or sa bawat isa, na hindi lang tayo sa bangko pwede maglagay ng pera. Diba? So, marami pa po na mga iba't ibang financial vehicle na pwede natin paglagyan ng pera na merong mas mataas na interest. Diba? Ayan. At hindi natin alam na pagkatalikod pala natin, for example, 29 years old tayo, naglagay tayo ng 100,000 sa banko, diba? Pagkatalikod pala natin, inilalagay niya rin pala sa mas mataas na interest, diba? Sa mga financial vehicle. Ayan. Kaya nung tayo ay 65 years old na, di ba? Ibinigay niya sa atin yung 400,000 na hindi natin alam na ito pala ay dumudoble every 6 years. Di ba? Kaya nung tayo ay 65, ayan. Kanino napunta yung 6 million? Ayan. Sige nga, pa-comment ako dyan kung kanino napunta yung 6 million. Ayan. Pero wag niyo po kayo tuturo. Wala po sa akin yung 6 million pesos, di ba? Kay bangko po yan napunta. Kasi sila ang naglagay sa nagbibigay ng mas mataas na interest, di ba? Ayan. Kaya pala, yung mga bangko, napakababait nila. Namimigay sila ng payong or ng ballpen, di ba? Kasi yun pala yung paraan nila para magsabi ng salamat, di ba? Sasabihin nila na, uy, salamat. Kasi mas lalo mo kaming pinayaman. Ayan. So ngayon, alaman natin na meron pa pala na ibang pwedeng paglagyan ng ating pera. Hindi lang pala sa bangko. Diba? Pero mga kasama, gusto ko lang linawin na hindi po kami again sa bangko. Diba? Baka may kakilala kayong tigabangko or baka may mga tigabangko rito. Hindi ko po kayo, hindi po namin hindi po kami against sa inyo, di ba? Ayan. Kasi kailangan pa rin natin maglagay ng pera sa bangko dahil yung emergency fund natin dapat doon po nakalagay. Di ba? Ayan. So, mga tiga-bangko, ayan, bumawi na ako. Huwag niyo po akong aawayin. Ayan. So, ngayon na-excite tayo na meron pa palang ibang financial vehicle na nagbibigay ng malaking interest. Ayan. So, kung na-excite ka or isa ka sa na-excite, kailangan nating sagutin itong katanungan. Would you like to be partners with these companies? Ayan. So, ang tanong, gusto mo ba maging ka-partner
Yung mga kilalang company ito sa Pilipinas, di ba? Yung mga pinakamayamang company sa Pinas. Di ba? Eto, sino ba nga mga nakakakilala or ilan ba rito yung company yung kakilala nyo? Di ba? So, malamang sa malamang, halos lahat. Di ba? So, kung dati tayo ay consumer lang, ngayon po, ay pwede na tayong maging business partner. Ayan. So, paano? So, dito po ay dalawa. Sabi ko nga, sa stock market, dalawa yan. Merong direct stock at indirect stock. Una, dito po sa direct stock, di ba? So, para po kayo nagmamaneho ng sarili nyo sasakyan. Ayan. So, kayo po ang magde-decide. Kailan kayo bibili ng stocks? Kailan kayo magbebenta ng stocks? At hanggang kailan nyo i-hold yung stocks? Diba? So, kumbaga kayo yung driver ng sarili nyong investment. Ganun po sa direct stock. Diba? So, syempre, para sa ating mga baguhan, wala pa tayong gaanong alam dyan. Kasi, siguro, bago lang sa ating pandinig or naririnig na natin pero wala pa tayong alam paano ba ito gawin. Diba? Ito pong sasuggest ko. Dito na lang muna tayo habang tayo ay nag-aaral paano ba yung stock market na yan. Diba? Dito muna tayo sa mutual fund. Bakit? Kasi ganun din yan. Makakapag-invest ka rin sa mga kilalang company na yan. Diba? Kasi po dito sa mutual fund, kung kanina driver tayo ng ating sariling investment, dito po, pasahero lang tayo. Makikisakay tayo sa mutual fund company. Diba? At syempre, pagka may sasakyan, merong driver. Ayan, at sino ang driver natin? Ito, yung professional. Ayan, si fund manager. Ayan. Siya po magmamaneho ng ating investment? Ayan. Kasi siya nakakaalam ng mga pasikot-sikot dito sa mga investment na to, di ba? Sa mga company na to, siya yung masigit na nakakaalam kaysa sa atin. Di ba? So, yan. Ang kagandahan po dito sa mutual fund, ayan, sa halagang 1,000, 'di ba? Sa halagang 1,000 pesos, makakapag-invest na po tayo dito sa mga blue chip companies na ito, 'di ba? At ang kagandahan po, yung 1,000 pesos na initial, 'di ba? Ay hindi lang sa isang company mapupunta, 'di ba? Ilan? 10. 'Di ba? Ganun po karami ang mapupuntahan ng ating 1,000 pesos. 'Di ba? Ayan. At meron pa po akong isang good news mga kasama. Kung ang initial investment natin ay 1,000 pesos, di ba napakamurang halaga? Di ba? Meron pa akong isang good news. At ang good news po na yon, kapag nagdagdag kayo ng investment dito sa mutual fund, di ba? Sa halagang 20 pesos. Ayan. Pwedeng-pwede nyo na pong i-invest yung 20 pesos nyo. Di ba? So mga kasama, yung mga 20 pesos natin, hindi na natin pwedeng sabihin 20 lang. Di ba? Kasi 20 yan at pwede nating i-invest or idagdag sa ating investment dito sa mutual fund. Di ba? Ayan. So, mga kasama, kung kayo po ay interested dito sa mutual fund, ayan, pakatype naman ako dyan ng 1. Ayan. Kasi kung isa ka si interested dito sa mutual fund, di ba? Meron po akong good news. Dahil meron po tayong separate na seminar para dito, di ba? At sino po ang mag-explain ng seminar na yun? Ito po, ang mga fund manager. Ayan, dahil sila yung masigit na nakakaalam at mas mabibigyan nila ng linaw yung mga katanungan nyo or mga gusto nyong itanong about mutual fund. Ayan. At itanong nyo lang po sa person na nag-invite sa inyo kung paano kayo makaka-attend doon. Kasi every Monday po yan, 2 p.m. Ayan. So, ang tanong ngayon, Ken, legit ba itong si Mutual Fund? Yes. Dahil ito po ay govern ng Investment Company Act, RA 2629. Ayan. At syempre, nakarehistro po siya sa Securities and Exchange Commission at meron din po siyang independent auditor
So, palagi nag-audit, di ba? From time to time, sinicheck niya lahat, di ba? Ang tanong, Ken, paano kung itong si fund manager ay matukso na itakbo yung aking pera? Di ba? Meron po akong good news dahil malabo po na may takbo ng isang fund manager yung pera natin dahil anong trabaho niya? Ang trabaho niya lang paramihin yung pera natin. At hindi niya trabaho na hawakan yung pera natin. Di ba? Hindi po nila hawak ang pera natin. Dahil ang pera natin ay nakalagay sa isang third party custodian bank. Ayan, ganun po ka-safe ang pera natin sa mutual fund. At syempre, sino magpapatunay? Ito po. Mismong ang ating gobyerno na, ang SSS ay nag-invest ng 3 billion pesos sa mutual fund. Diba? Dito po sa Philequity, Philippine Stock Index Fund, Sun Life of Canada Prosperity. Diba? At dito rin po sa Atram Trust Corporation, nag-invest din sila ng 1 billion pesos. Diba? So, ganun po katiwala ang SSS sa mutual fund. Diba? Eh kung yun nga ang mismong gobyerno natin, nagtiwala na sa mutual fund, tayo pa kaya? Diba? Malamang sa malamang, hindi naman magpapaloko yung ating gobyerno. Diba? Para maparami yung kanilang pondo. Ayan. So, ang tanong naman natin ngayon, paano tayo makakapag-invest dito sa mga mutual fund company? Diba? So, pwede po nating i-search yung mga pangalan ng mga mutual fund companies, di ba? At dumirekta po tayo sa kanila, mag-fill up ng form, at ibigay lang po natin yung mga hihingi nila na karagdagang impormasyon. Ayan. Or, isang click lang, di ba? Isang push the button lang, dito na po kayo dumiretso sa International Marketing Group. Kasi po, tayo ay isang principal distributor at meron tayo mga mutual fund partners na andito po ang Soldivo Fund, Pilamahalit Management, FAMI, Philequity, Atram, Sun Life Asset Management. Diba? Kung mapapansin nyo mga kasama na nandito na yung mga pinag-investan ng SSS, diba? Itong tatlo na to sa gawing kanan, diba? Dito po sila nag-invest. Ayan. At kung mapapansin nyo po, ito po yung mga top performing mutual fund companies. Ayan. Ang mga kapartner po natin. Pero, mga kasama, hindi po nagbibenta ng mutual fund ang IMG. No? Kapartner lang po natin sila. Ayan. At meron ang, at ang nag-provide po niyan para sa atin ay ang ating kapartner na Rampber Financials. Ayan. At syempre, gusto kong ipakita sa inyo mga kasama itong tinatawag na wealth calculator. Diba? So kung gusto nyo malaman kung hanggang kailan nyo ba ma-achieve yung target nyo. For example, may target kayo na gusto nyo makaipon ng 1 million pesos. Diba? For example, mag-save lang tayo ng 1,000 pesos every month. Diba? At ilagay natin siya sa nagbibigay ng 12%. Diba? After 20 years, tuloy-tuloy ka naghalagay ng 1,000 pesos sa 12% na investment. After 20 years, ma-achieve mo na yung pangarap mong first million pesos. Pero kung sasabihin natin na, Ken, ayoko niyan kasi ang tagal naman ng 20 years. Nakakainip naman yun, di ba? So, kung gusto natin siya mas pabilisin, ang kailangan lang natin, palakihin or mas lakihan natin yung itinatabi natin every month, di ba? For example, 10,000 pesos ilagay natin siya sa nagbibigay ng 12%, di ba? After 5 years or after 10 years, di ba? Pag 10 years, tingnan nyo naman, sobrang laki na ng ating pera, di ba? Hindi lang 1 million yung ma-achieve natin, di ba? Ayan. So, pero yung mga numbers po dito ay mga projection lang. Hindi po siya eksakto. Di ba? Gusto ko na ipakita sa inyo na kung ano yung goal natin, kailangan na kailangan niya ng sapat na taon para ma-achieve natin yan. Dahil, kung mayroon kayong mga kaibigan or kakilala magsasabi sa inyo
Uy, Ken, ilagay mo yung pera mo dito sa nag sa sinalihan ko or dito sa amin, sa company namin. At alam mo ba, yung pera mo after 2 weeks or after a month, dodoble, titriple, or hanggang magkano man yan, ang laki. Diba? Or times 50, ang laki. Diba? Itanong nyo po sa kanila kung magkano ba yung annual interest nila or magkano ba yung rate of return nila. Diba? Kung wala po silang maibigay na rate of return, malamang sa malamang, scam po yun. Huwag nyo pong pasukin kasi mawawalan po kayo ng pera. Diba? Ayan. Dahil gusto po namin ipaalam sa inyo na wag po tayo masyado magmadali. Diba sabi nga sa akin nung Koreano na kasama ko dito. Kenneth, bata ka pa, huwag kang masyado magmadali. Kasi yung goal mo, mararating mo yan kahit pa unti-unti. Diba? Huwag ka na magmadali. Ayan. So, kasi mapapansin natin na kapag ka nagmamadali, mas lalo tayo nagkakamali. Diba? So, kaya po, yan, hinahinay, utay-utay, mararating natin yan. Kailangan lang natin maghintay. Diba? Ayan. Okay. Katulad ba ni Baby, isa ka rin sa na-excite na makapag-invest sa mutual fund at dito sa direct stock. Ayan. So, patype naman ako dyan ng 4 kung ikaw ay excited na rin. Ayan. Ayan. So, pero, bago ang lahat, daanan muna natin itong tinatawag na building a solid financial foundation. So, syempre, katulad po ng pagbuo ng sariling bahay, dapat po yung ating bahay financial, binubuo din po natin siya ng matibay. Kasi kailangan natin ng matibay na pundasyon. Diba? At dito po sa bahay financial, ang pundasyon natin ay yung healthcare. At dapat dalawa yan. Merong short term and long term. Ayan. At dapat meron din tayong protection. Diba? Magsisilbing pader. Magsisilbing protection natin or insurance. At syempre, kailangan natin debt management. Kailangan natin ng emergency fund. At kailangan din natin ng investment. Ayan. So, dapat po ganito ang ating bahay financial. I-build natin siya ng tama at i-build natin ng matibay. Diba? Dapat po ganito yung blueprint ng ating bahay financial. Ayan. So, bakit kailangan ganito ang blueprint ng ating bahay financial? Diba? So, katulad po ng nakararami, dati akala ko, basta marami ka lang pera, okay na. Diba? Hindi ka na basta maghihirap. Dapat pala, binibuild talaga yung bahay pinansyal. Diba? Ganito kasi yan. Dapat meron tayong healthcare. Merong short term and long term. Dahil pagka tayo ay nagkasakit, diba? At syempre, dadalhin tayo sa ospital. Diba? Anong itatanong ng nurse? Meron po ba kayong healthcare? Diba? Pag sinabi nating wala, ang sunod na tanong, meron po ba kayong pera? Diba? So, kung sagot natin na iwala, ayan. So, baka tanggihan tayo ng hospital. Pero, syempre, dahil buhay ay nakataya, gagawa natin ito ng paraan. Anong gagawin natin? Baka ibenta natin yung investment na meron tayo kahit palugi. Kasi buhay na nakataya dito. Diba? Or, baka eto, kung hindi natin mabenta yung ating investment or wala tayong investment, diba? Mas masakit yun. Baka dito tayo pumunta sa utang. Diba? So, syempre, ipapangutang natin yan kasi buhay na talaga ang nakataya. Diba? Ayan. So, kaya po napaka-importante na meron tayong healthcare. Diba? Merong short term and long term. Bakit dalawa yan? Kasi, kapag ngayon, pag nagkasakit tayo, kailangan meron tayong panggamit sa ospital. At syempre, pagtanda natin, lalo na, kailangan natin ng pambayad or pampagamot sa ospital. Ayan, protection or insurance. Bakit importante? Kasi, ganito yan. Pag tayo nawala, di ba? Or tayo ay pumanaw na, di ba? Makabilang buhay. Yung pamilyang maiiwan natin, kailangan yan magpatuloy. Di ba? So, para makapagpatuloy sila, ayan, kailangan nila ng pera.
kung wala tayong insurance, wala silang perang matatanggap, paano sila magpapatuloy? Eto, baka ibenta nila yung investment na iniwan mo kahit na palugi. Di ba? Or kung wala kang naiwan na investment, baka dito sila mapunta. Mangungutang sila para sila'y makasurvive sa araw-araw. Di ba? Ayan. Kaya napaka-importante meron tayong protection or insurance para yung pamilyang maiwan natin, meron silang perang magagamit. Ayan. At ito, debt management. Napaka-importante po na i-manage natin ng tama ang ating pera. Para po hindi tayo dumating sa punto nakakapusin tayo kasi hindi natin na-manage yung tama yung pera natin. Diba? Pag hindi natin siya na-manage yung tama, syempre, kakapusin tayo. Pag kinapos tayo, mangungutang tayo. Diba? Ayan. At pag nagkautang tayo, mga kasama, meron po akong pakiusap, please, bayaran po natin yan. Diba? Yung utang po, hindi po yung tinatakbuhan, binabayaran po yan. Ayan, para po makatulog tayo ng maayos. At saka, eto, mga kasama. Imagine nyo, diba? Doon sa merong mga utang. Diba? Pero huwag nyo na po sabihin kung sino-sino kayo. Diba? Imagine nyo lang, or pikit lang kayo ng 2 seconds. Imagine nyo wala kayong utang. Hindi nga, binang ako ng 2, 1, 0. Diba? Diba ang sarap sa pakiramdam pagka walang utang? Diba? Alam nyo, masarap talaga sa pakiramdam pagka walang utang. Diba? Lalo na kung totoong wala na talaga tayong utang. Kasi, yan, isa po yan sa mga talagang may pagmamalaki ko na talaga wala na po kong utang, mga kasama. Ayan. At ito po, emergency fund. Napaka-importante po na meron tayong emergency fund dahil pag may dumating na emergency, talaga namang kailangan ulit natin ng pera. Paano kung nakabayad na tayo? Diba? Ito na naman, babalik na naman tayo sa pangungutang. Gusto nyo ba yun? Diba? Masarap na nga yung pakaramdam nyo kasi wala na kayong utang. Tapos pag nagka-emergency, ito, mangungutang na naman kayo. Diba? So kaya napaka-importante na meron tayong emergency fund. Kasi, yun nga, ang mga emergencies, hindi natin alam kung kailan darating. Kasi emergency nga yan, di ba? Kailangan lang natin, paghandaan. Ayan, at para sa mga hindi nakakaalam kung magkano ba yung kailangang emergency fund ng isang tao. So, ito po, simple lang yan. Kung kayo po ay single, maghanap na po kayo ng partner. Joke lang. Joke lang. Kung kayo po ay single, kailangan nyo po ng at least 3 to 6 months ng inyong income. Di ba? Or kung kayo naman po ay kahit single, para sa akin, no? Kahit single, mas maganda kung at least 12 months or higit pa. Di ba? Kasi hindi porke single ka, wala kang partner, wala ka nang dapat paggastusan. Siyempre, pagka single ka, nandun pa rin yung family mo, no? Para ka na rin pamilyado. Di ba? Mas maganda, malaking emergency fund na meron tayo. Di ba? At yun, pagka ikaw naman ay married, di ba? Kailangan mo ng at least 12 months or higit pa. Di ba? Ayan. Ganun po ang emergency fund na kailangan ng bawat isa sa atin. Ayan. Para po hindi dumating yung time na pag may emergency ka, manghihiram ka naman sa ibang tao. E paano yun? Kung parehas kayong may emergency. Di ba? Ayan. Baka tanggihan ka, sumama ang loob mo, ayan, may post mo pa sa social media. Ayan. Ayan. At investment. Dapat meron tayong investment, mga kasama. Kasi sabi ko nga, para mabit ang inflation at para ma-achieve ang ating mga goals. Ayan. So kasi, kung wala tayong healthcare, wala tayong insurance, buon pa tayo sa utang, di ba? Wala rin tayong emergency fund, ito po. Kasi puro investment ang inuna natin. Baliktad, di ba? Parang trumpo ang style ng ating bahay pinansyal. Di ba? Isang iip lang ng hangin, babagsak at babagsak po yan. Di ba? Babagsak po ang ating cash flow. Ayan. Paano po babagsak ang ating cash flow? Ito po. Pag dumating na sa time na ikakagulat mo na lang yung medical expenses. Di ba? Kasi alam naman natin pare-pareho na napakamahal ng gastos sa
hospital. Di ba? Kasi yun nga, pagka pumasok ka sa hospital, ang tatanong agad, meron ba kayong healthcare? Or pagka wala, ang tatanong, meron po ba kayong pera? Di ba? Ayan. Marami tayong mga kakilala or marami tayong mababalitaan na ang lakas pa nila bago dinala sa ospital. Di ba? Nakakalakad pa ng kanya. Pero pag uwi, isang malamig na bangkay na. Di ba? Nakakalungkot isipin na maraming binabawian ng buhay. Hindi dahil walang doktor, walang nurse, walang ospital, walang gamot. Kasi marami po yan at kumpleto po yan. Maraming binabawian ng buhay. Bakit? Kasi walang pambayad sa ospital. Di ba? Kasi marami po sa atin ang nagre-rely masyado sa ating gobyerno. Di ba? Sasabihin, Ken, meron naman akong PhilHealth. Yes, maganda po ang programa ng PhilHealth kung tutuusin. Pero hindi po sasapat yan. Lalo na po ngayon na meron silang kinakaharap na issue. Di ba? Marami na rin po ang mga hospital na hindi tumatanggap pag sinabing gagamitin ng PhilHealth. Diba? At marami na rin hospital ang nagsara dahil hindi na kababayaran ng PhilHealth. Kaya po huwag po tayo masyadong mag-rely sa ating gobyerno. Dapat tayo mismo merong pambayad sa hospital or meron tayong sariling healthcare. Ayan. At dumako tayo dito sa ating panghuling konsepto, ang X-curve concept. Ayan. So, pa-type naman ako dyan ng 1 kung nandyan pa ba kayo, mga kasama. Ayan. So, ito pong X-curve concept. Dito po, yung pag-uusapan natin ay yung daloy ng buhay natin, di ba? Ayan. Ito pong blue line, siya po yung money line. Dapat siya ay pataas, di ba? At itong red line naman, dapat ito, ito po yung responsibility line na dapat ito ay pababa. Diba? Na tayo habang bata pa tayo o nung bata pa tayo. Diba? Siyempre, wala pa tayong savings. Diba? Or maswerte yung mga bata pa lang, may savings na. Diba? Congrats po sa inyo. Yan. Pero marami sa atin ang wala pang savings. Yan. So, isa na ako doon. Diba? Yan. Pero, malaki na ang responsibilidad. Diba? Kasi marami nga. Nag-aaral pa, sasabihin na agad ng magulang. Nak, ayusin mo pag-aaral mo para pagkalaki mo, nagkatrabaho ka, ikaw na ang bahala sa amin. Diba? Ikaw na rin magpapaaral sa mga kapatid mo. Diba? Imagine, nag-aaral ka pa lang, nagtaas na ng responsibilidad mo. Diba? So, paano ka mag-jowa? Diba? Ayan, subiro lang. So, kaya yung iba, ginagawa, bata pa lang, pinatakasan na yung responsibilidad. Di ba? Ayan. So, ano ba yung mga kailangan natin? Dapat, pagtanda natin, meron na tayong malaking ipon. Di ba? At, hindi man mawala yung ating responsibilidad, at least mapababa man lang natin. Ayan. So, syempre, yung mga responsibilidad natin, palagi nandyan yan. Kakain tayo, bahay, damit, edukasyon, health, debts, at loans. Diba? Kung papansin nyo, simula kanina, palagi na lang kasama itong panghuli, yung debts tsaka loans. Diba? Palagi na lang kasama sa usapan. Ayan. Pero ang ididiin ko rito yung health. Kasi dapat healthy tayo mga kasama para makapag-create tayo ng tinatawag na active income. Diba? Ayan. Ito po yung time na ginagawa natin ngayon. Tayo, nagtatrabaho tayo para kumita ng pera. Diba? Or para sa pera. Diba? Para masuportahan natin ang ating mga pangangailangan. Napagtanda po natin, kailangan meron na tayo ng pangalawang klase ng income. Or mas maganda nga, ngayon pa lang, meron na tayo nito, yung passive income. Diba? Na ito na yung time na yung pera na magtatrabaho para sa atin. Diba? Kahit ayaw mo na, or kung ayaw mo nang mapagod, diba? Okay lang kapag ka meron kang passive income. Kasi kahit matulog ka, kahit tumambay ka, pagka may passive income ka, yung pera, patuloy na magtatrabaho yan para sa'yo. Dahil ang pera po, hindi po siya napapagod. Hindi siya umaabsent, hindi nagkakasakit, hindi nagugutom. Diba? Ganun siya ka-active.
Di ba? Or ganun kagaling ang pera. Di ba? At ganun pa rin pagtanda natin. Kailangan natin kumain, bahay, damit, edukasyon para sa mga bata, health, at debt-free na dapat. Di ba? Kung mapapansin nyo, dito may nabago. Dapat pagtanda natin, ang mawala ay yung utang. Kasi pag hindi natin nawala yung utang, pagtanda, baka tayo po ang maagang mawala. Diba? Bakit? Kasi mamaya meron kang perang nakatabi para pambili ng maintenance. Diba? Pang maintenance. Eh pero dumating yung pinagkakautangan. Dahil galit na yung pinagkakautangan, syempre ibabayad natin kahit yung pambili natin ng gamot. Diba? Halip na naduktungan pa ng isang araw o isang linggo yung buhay natin, eh hindi na. Bakit? Kasi hindi ka nakabili ng gamot. So hindi tayo nakainom, 'di ba? So kaya ayun. Tayo ang nawala, hindi yung utang. Ayan. So kaya po importante wala na tayong utang pagtanda. Ayan. Pero ididiin ko rito yung health kasi sabi ko nga pagtanda natin sa ayaw at sa gusto natin magkakasakit at magkakasakit tayo, 'di ba? At tandaan natin sa word na life. Ito po yung tatlong if nakakaharapin natin. At ang unang if, alam ko walang may gugusto nito or walang pipili dito. What if we die too soon? Diba? Paano kung maaga tayong nawala? Lalo na bilang breadwinner. Diba? Or kahit hindi breadwinner, walang pipili nito. Diba? Sino ba dito magtataas ng kamay? Sino bang gusto mag-die too soon? Wala naman, diba? Ayan. Pero paano nga? Diba? Handa ka na ba? Or naihanda mo na ba yung pamilya mong maiiwan? Di ba? So kasi syempre, dahil mahal natin ang ating pamilya, kailangan natin silang proteksyonan ngayon pa lang. Di ba? Dapat meron tayong insurance tayo mismo. Bakit? Kasi pag meron tayong insurance, meron silang instant money matatanggap once na nawala na tayo. Di ba? Kasi ito yung tinatawag na income replacement. Na kahit wala ka na, yung mga anak mo na naiwan, patuloy silang makakapag-aral kung meron kang insurance kasi may instant money matatanggap. Diba? O yung family mo, patuloy silang makakapagpatuloy sa araw-araw dahil meron silang instant money natanggap. Diba? Para siyang ATM machine na kapalit natin. Diba? Once na nawala na tayo na nagpo-provide sa family. Ayan. So ganun po ka-importante na meron tayong insurance, 'di ba? At ang pangalawang if, what if we live too long? Diba? Paano kung tayo naman ay nabuhay ng mahaba? 'Di ba? Ito siguro maraming pipili dito, 'di ba? Kasi sino ba naman ang ayaw mabuhay ng mahaba, 'di ba? Wala naman sigurong pipili na or wala naman sigurong tatanggi. Ayun, kasi nga mapapansin natin every birthday sinasabi happy birthday at sana biyang pa ng mahaba pang buhay at marami pang birthday, di ba? Ayan. Pero ang tanong, paano ka? Di ba? Pag mag-isa ka na. Or, aasa na lang ba tayo dun sa tulong? Di ba? Ayan. So, dahil mahal natin ang ating mga sarili, di ba? Kailangan meron tayong protection para sa sarili. At ano yon? Yun po yung investment. Nasabi ko kanina mga kasama, yung 20% na itatabi natin na savings para sa sarili, yung magiging kakampi natin once na tayo ay tumanda na. Diba? Siya po yung i-invest natin at dapat yung living on interest na. Diba? Ayan. At ang pangatlong if, ito po ang pinakamasakit na talagang hindi natin siya may iwasan. Diba? Kahit umilag-ilag ka dyan, hindi natin siya may iwasan. What if we get sick? Diba? Paano kung magkasakit na tayo? Diba? Kasi hindi naman tayo Android para hindi magkasakit. Diba? Ayan. Kailangan, protection na naman natin ang ating mga savings, ang ating mga pinaghirapan. Diba? Kasi love natin yan. Kaya nga natin pinaghirapan, diba? Kasi love natin yan. Bilang love natin yan, yung mga savings natin, kailangan na niya ng protection. At ang magpuprotect sa kanya ay yung proper healthcare. Ayan. Bakit proper healthcare?
Kasi, once na ang isang tao nagkasakit, kahit gaano siya karaming pera, di ba? Pagka malala yung sakit niya, kaya niyang limasin, kaya niyang ubusin ang yaman na meron ng isang tao. Di ba? Kakagustuhan, gusto pang madagdagan or gusto pang maisalba yung buhay natin, gagawin natin lahat. Di ba? Pambayad sa hospital, sa doktor, sa pinakamagagaling na doktor or pinakamagagandang hospital para maduktungan ang buhay. Pero, yun nga, kung wala tayong healthcare at savings lang meron tayo, ubos agad yan. Diba? Kaya napaka-importante, natatandaan natin mga kasama, yung tatlong if ng buhay, what if we die too soon? Protektahan ng family, magkaroon tayo ng insurance. What if we live too long? Protektahan ang sarili, magkaroon tayo ng investment. At what if we get sick? Magkaroon ng savings, protektahan ng savings, magkaroon ng proper health care. At ito po ang aking payo, mga kasama. Kapag po kayo ay naghanap ng isang magandang klase ng healthcare, ito po dapat ang titingnan nyo, no? Dapat meron siyang short-term healthcare na magagamit agad-agad once na tayo ay na-hospital. Ayan. At syempre, dapat meron din siyang long-term healthcare na magagamit naman natin once na tayo ay tumanda. Di ba? Kahit 100 taon na tayo or 100 years old, di ba? Mayroon pa rin tayong healthcare na magagamit. At dapat meron din siyang life insurance, di ba? Yung meron death benefits na once na nawala tayo, di ba? Yung family natin, merong matatanggap na pera. Di ba? Ayan. At syempre, dapat meron din siyang savings and investment na kung kapag yung pera natin, hindi natin siya nagagalaw, hindi natin nagagamit, di ba? Patuloy siyang mag-grow, di ba? Ayan. So, tandaan po natin, no, mga kasama. Pag tumingin kayo isang magandang healthcare, di ba? Ito po ang final test. Hanapin niyo po yung 4 cornerstone. Ayan. At mga kasama, meron din po akong good news, di ba? Ito po. Dahil ang ating complete financial plan na hinahanap, na andito na po sa inyong harapan. Ang ating kapartner, ang Kaiser International Health Group, dahil meron silang 3-in-1. Di ba? Ang Kaiser 3-in-1. Di ba? Parang kape lang. Ayan, meron siyang insurance, life and accident insurance na magpuprotekta sa ating family. What if we die too soon? Di ba? At meron din siyang healthcare, long-term healthcare na magpuprotekta sa ating sarili. What if we live too long? At syempre, meron din siyang investment. Meron siyang mutual fund na let your money works for you. Diba? Ganun kaganda. So, ang tanong, sino ba si Kaiser? Hindi ko naman siya nakikita sa mga patalastas. Diba? Eto po. Si Kaiser po ay isang HMO or Health Maintenance Organization. Diba? Ayan, minamanage po siya ng mga doctors and other medical practitioner at nag-o-offer po siya ng mga medical at healthcare sa kanilang mga client members for a fixed rate or contribution. Ayan. At accredited po siya sa DOH, di ba? Our Department of Health, ang Bureau of Health Facilities and Services, at nakarehistro din po, syempre, dito sa Securities and Exchange Commission, ang healthcare provider na merong authorized capital stock na 160 million pesos. Ayan. So, ang tanong naman natin ngayon, sino ang gumagamit ng Kaiser? Ito po. Baka po magulat kayo mga kasama. Hindi po basta-basta ang gumagamit ng ating kapartner na ito. Di ba? Dahil ang gumagamit ay ang dalawang sangay ng ating gobyerno, ang Supreme Court of Judiciary, at ang House of Representatives for the Legislative. Di ba? Maging ang Department of Agrarian Reform, ito rin po ang ginagamit. Di ba? So, ang tanong, paano tayo magkakaroon ng Kaiser? Ito po, dumiretso na po tayo o rumekta na sa IMG dahil tayo lang po ang exclusive na broker ng amazing healthcare product na ito. Di ba? So, kung ang pinakamalalaking ehensya ng gobyerno nagtiwala na, tayo pa kaya? Di ba?
So kung ikaw hanggang ngayon may duda pa, siguro naman yung mga congressman, justices, and lawyers ay mas magaling sa atin mag-imbestiga. Di ba? So palagi po natin tatandaan, Pfizer is now the number one name in healthcare. Di ba? Ayan. At siyempre, pwede na nating masimulan ang ating solid financial foundation dito sa ating Ultimate Kaiser Health Builder. Di ba? Dahil meron siyang long-term healthcare, meron tayong health card. Siyempre, na-cover tayo kahit umedad tayo ng 100 years old. At siyempre, meron din tayong life insurance, protection, di ba? Meron tayong 20-year term life insurance. At siyempre, meron tayong emergency funds dahil meron tayong health card na magagamit, di ba? At meron din tayong investment na 3% to 10% compounding annually. Di ba? Ganun kaganda, di ba? Ang ating kapartner na Ultimate Kaiser Health Builder. Ayan. At paano ko nasabi? Dahil ako po mismo, meron po ako ng aking first level of investment. At syempre, hindi lang ako meron. Sabi ko nga, pati ang aking mga kapatid, limang kapatid. Diba? At ang aking butihing girlfriend. Ayan. At ayan. Ang aking pong policy plan ay K100. Diba? At ang kagandahan po mga kasama dito sa Kaiser ay pwede po natin siyang i-check. Diba? Anytime. Basta po meron tayong internet or data. Diba? At syempre, kailangan natin ng gadgets. Diba? Meron tayong cellphone, tablet, or laptop, computer. Diba? At syempre, kailangan meron ding charge. Diba? Ayan. Para po ma-check natin yung mga payment history. At syempre, ito po, para ma-check natin talaga yung ating policy. Ayan. So, kung ikaw, kaibigan, ay interested about Kaiser, so simply lang, i-message mo lang or i-contact mo lang yung person na nag-invite sa'yo dito sa ating webinar. Itanong mo sa kanya at sabihin mo sa kanya, interested ako doon sa Kaiser. Diba? Ayan. So, tayong lahat, diba? Ginagawa natin lahat ng abot ng ating makakaya para ang pamilya natin madala natin sa komportableng buhay. Diba? Pero kung hindi natin napaghandaan, pag tayo ay nawala, kawawa ang pamilya natin, babalik sila doon sa pinakamababang level or magbaback to zero sila. Diba? Doon sa poverty level. Pero, kung tayo, naging sigurista tayo, diba? Meron tayong healthcare, meron tayong insurance, mawala man tayo sa mundong ito, mananatiling masaya ang ating pamilya dahil mananatili silang komportable sa buhay. Diba? At saka, kung mas malaking policy ang ating naiwan, diba? Makakarating pa sila doon sa luxury level. Yan. Sino may gusto nun? Diba? Pa-comment naman ako dyan ng 5. Ayan. Sino gustong ganito? Ayan. Okay. So, may tanong po ako mga kasama. Pag nag-retire ka, aling ka rito? Ikaw ba, katulad ni tatay, na pagdating ng katandaan, barya lang ang binibilang kasi hindi niya iningatan ang kanyang pisong pinaghirapan? Or ito, masaya ka, kasama mo ang iyong mga kapamilya, kaibigan, or mga kakilala? Diba? Kahit saan ka magpunta, pwede. Diba? May choice ka. Ayan. Sige nga, pili kayo doon sa 1 or sa 2. Ayan. At dumako tayo dito sa ating paano nga ba tayo matutulungan ng IMG sa ating mga dreams? Ayan. So ito rin ba yung katanungan mo kanina pa? Ito, syempre, ang IMG, siya ay nagbigay ng unang E ang edukasyon dahil IMG provides financial education sa lahat ng aspeto, di ba? Ng personal finance. Makakasib tayo ng mga trainings and support to manage, invest, protect your money. Diba? Ayan. So, ito po talaga nagustuhan ko dito sa ating community. Ayan. At syempre, ang pangalawang e-execution, dahil
IMG gives access to many financial products and services at makakasave tayo ng pera sa mga products and services na kakailanganin natin pag nag-build tayo ng solid financial foundation. Diba? Yun ang kagandahan dito sa IMG. Diba? Tinuruan na tayo kung saan natin dadalhin ng pera or kung paano natin gagastusin ng pera. Diba? At ang kagandahan nun, di niya na tayo inilayo. Diba? Yung mga kailangan natin ng mga servisyo at saka mga products, binigay niya pa sa ating harapan. Diba? So, i-grab na lang po natin. Diba? Ganun po kagaling ang ating community. Diba? At syempre, meron pang pangatlong E, ang entrepreneurship. Dahil ang IMG ay binibigyan tayo ng pagkakataon, di ba, na makapag-increase ng cash flow, paano? Isishare lang natin o rekwento lang natin sa mga kakilala natin yung ating mga natutunan dito sa ating community, di ba? Dahil ito po ang business opportunity na talagang ma-achieve natin ang ating mga financial goals ng sobrang bilis, no? Depende sa bilis na gusto mo, di ba? So, ikaw ang makakapagsabi kung gaano mo kabilis ma-achieve ang iyong goals, di ba? Nakadepende sa'yo. Ayan. So, ito nga pala, mga kasama. Ito po ang ating makukuha pag IMG member na tayo, di ba? So, syempre, meron tayong enrollment fee, 5,500. One time fee lang po yan. At syempre, automatic, meron tayong benefits na, ayan, meron po tayo automatic na tayo ay investor na din sa Solidivo Fund. Diba? Yung 1,000 pesos natin, automatic naka-invest na agad sa mutual fund. Diba? Ganun kaganda. At syempre, ito po, optional, mag-add ka lang ng 500, one-time fee, kapalit, 50,000, sa Fidelity Life Insurance. Ayan. At syempre, meron tayong investment, access sa Everest Memorial Services. Ayan. Kaya po ipaalam natin sa ating mga kapamilya na tayo ay IMG member para alam nila kung sinong unang tatawagan pag tayo ay may nangyari sa atin. Di ba? Ayan. At automatically, sa ayaw at sa gusto mo kasama, meron kang personal accident insurance na 100,000 kung nasa Pilipinas ka. Pero kung katulad namin na nasa abroad, meron kang 600,000 pesos na personal accident insurance na galing sa Manila Bankers Life. Di ba? Ayan, at automatic, pagka-IMG member ka, meron kang access at meron free sa IMG Vision Care. Meron kang dalawang frame libre taon-taon. I-claim mo na po yan kung IMG member ka na. Kung hindi pa, mag-IMG member ka na. Di ba? Ayan, at syempre, bilang IMG member sa Kaiser Medical Center, tayo ay merong libreng check-up. Di ba? Kahit araw-araw magpa-check-up tayo, pwedeng-pwede. Ayan. Kung gusto mo talaga i-maximize ang ating ibinigay na enrollment fee, di ba? Ayan. At syempre, meron tayong Dominate Tools. Kung gusto mong gawin yung business ng IMG, eto po, merong libreng Dominate Tools. Ayan. At eto po mga kasama, ang aking gustong ipagmalaki sa inyo. Di ba? Ang ating campaign, ang isinusulong natin, ang ating financial literacy campaign na 30M by 30. Di ba? Kami po dito sa ating community. Ito po ang aming target na makapag-educate ng 30 million Filipino family by 2030. Di ba? At ikaw na nandito sa ating webinar, isa ka na sa mga nakasama dito sa ating campaign na ito, di ba? So, kasi gusto namin na makapag-educate ng Filipino family, di ba? Para wala na pong pamilyang Pilipino ang may scam, wala na pong pamilyang Pilipino ang walang ipon, para mawala na rin po ang pamilyang Pilipino na merong malalaking utang. Di ba? So, darating ang panahon yan. So, sama-sama lang po tayo, tulong-tulong po tayo, isulong ang ating campaign. Ayan. At bilang IMG member, syempre,
Napakarami po nating benefits mga kasama. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na 62 benefits ang meron po tayo. Di ba? Hindi ko na po dadaanan lahat. Hindi ko na po iisa-isahin. Di ba? So, yan. Padaanan ko lang na mabilis. Ayan. Meron tayong, sabi ko nga, edukasyon. Ayan. Meron tayong mga free e-books, free financial workbook. At syempre, meron tayong free financial workshops. Ito po, maganda po, maka-attend po kayo dito. Every Saturday and Sunday po yan. Ayan. Pag IMG member ka, libre kang makaka-attend sa financial workshops. Talaga nang marami kang matututunan dito, panigurado. Ayan. Ayan, meron ding free e-books para sa insurance, licensing examination reviewer. Ayan, bilang IMG member, meron din tayong financial check-up, di ba? Sabi nga, dapat i-check up din natin ang ating bulsa. Ayan. At saka yan, yung mga libre natin, mga personal accident insurance, yan, sa Fidelity Life, Vision Care, dalawang frame, di ba? Unlimited check-up. Ayan, pati mutual fund natin, automatic investor na. Ayan, may access tayo sa mga products ng kapartner natin. Ayan. Meron din tayong mga seminars, di ba? Investment seminars, di ba? At ang mutual fund natin, wala ring entry fee. Ayan. At meron tayong access sa stock online trading platform. Meron din tayong mga pre-guidance, analysis, and updates. Ayan, pati po ang Palawan Express padala ka partner na rin po natin mga kasama. At syempre, kung kailangan mo ng non-life insurance, meron tayo yan. Di ba? Ayan, meron tayong Bolt Assurance. Ayan. Ito po ay brand ng IMG. Yan. At syempre, kapartner din natin yung mga sa real estate properties, yung SMDC, Ayala Land, at DMCI. Kung gusto niyo po ng real estate properties, malaki po ang discount natin sa tatlo na yan. Di ba? At mga discount sa mga special courses. Ayan. At ito po, meron din tayong mga access sa mga services. Katulad ng APS, Asset Preservation Service, na kung saan lahat ng ari-arian na meron tayo, ipapreserve mo na yan para yung family natin na may iwan, hindi sila mag-away-away kung para kanino ba ang ari-arian na yun, di ba? Ayan, at syempre, ito po ang bagong benefits natin, ang number 29, Legal Assistance Service, Assistance Program. Ayan, so meron po tayong pre-legal consultation, di ba? At 45 minutes po yan per session. At dalawang session po yan every year. Diba? So, dito po talaga sa IMG, napakaraming libre. Diba? Ayan. May access sa Everest. At syempre, IMG Auto Program. Dito po napakaganda. Malaki po ang discount pagka IMG member ka at bumili ka ng sasakyan. Diba? Ayan. So, naglalaro po yan sa mga malalaking halaga katulad ng 158,000, 205,000, di ba? Depende po sa brand ng gusto nyo. Di ba? Ayan. At syempre, pag ginawa nyo yung ating business, meron tayong chance na makapag-travel all over the world. Di ba? Meron din tayong mga world-class recognition na talaga namang maraming na-awardan nitong nakaraang linggo. Di ba? Merong libreng pins, SMD watch, di ba? Ito, meron pang Sing Sing, meron pang mga world class recognition na ito yung Rolex watch, di ba? At saka sasakyan, tatlong sasakyan ang ipinamigay nung linggo, di ba, na libre. Ayan. At dito po, kapag ka-IMG member ka at ginagawa mo yung ating mission, di ba? Patulad ko, magkakaroon ka din, di ba? Itong PHMO coverage, di ba? So, hindi man po ako empleyado ng IMG, hindi rin po ako empleyado ng Kaiser, diba? Pero meron po akong 70,000 coverage, HMO coverage para sa year 2022, di ba? Ganun kagaling ang IMG. Next year yung aking coverage, di ba? Ayan. At dito po, syempre, meron tayong mga members portal. Napaka-powerful po niyan. Meron po tayong mga newsletters and emails. At ito, number 42, ang Nurakash. Ang Nurakash lang malakas dahil ito po ang nagpapakilig sa bawat IMG member
lalo na kapag Martes, di ba? Ayan. At ito, meron tayong mga dominate tool, panels page, email marketing, affiliate links, mga live webinar, at meron din tayong mga pre-recorded webinar para sa mga hindi makaka-attend ng live, di ba? Pwede po natin isend dyan sa kanila. Ayan, meron tayong mga survey, mga events, stat reports, mentors, di ba? Libre po ang pagpapamentor dito. Ayan, mga certification courses. Ayan, at nandito po bilang IMG member na nasa abroad, di ba? Ito po ang benefits natin. Meron tayong mga Visa card, meron mga exclusive events, exclusive bracelet contest, at worldwide protection, di ba? Ano man po ang mangyari sa atin, accidental death benefit, 500,000, burial benefit, accidental medical reimbursement, acts of terrorism, unprovoked murder and assault, at ang accidental disablement benefit na kung saan lahat ng parte ng katawan natin may katapat na presyo. Di ba? Dahil naniniwala ang IMG na lahat ng parte ng katawan natin ay mahalaga, kaya may katapat na halaga. Ayan. At ito ang additional feature, ang repatriation service na kung saan once na ang IMG member na nasa abroad ay nawala sa makabilang buhay, ayan, ang IMG na pong bahala para maipauwi ng maayos at mabilis ang labi ng IMG member. Ayan. Kaya yung pamilya, relax lang, iiyak na lang, di ba? Kasi ang bigay po talaga or ang hatid talaga ng IMG sa bawat miyembro ng IMG na nasa abroad ay peace of mind. Di ba? Ayan. Hatid po sa pamilya. Ayan. So, kung gusto niyo po ng peace of mind, pa-comment po ako dyan ng me. Ayan. Ayan. Ito po ang ating income projection. Kung gusto niyo rin po ng makapag-increase ng cash flow, pero ito po ay merong separated na seminar para dyan. Ayan. So, IMG Business System, simple lang, mag-join po tayo, be affiliated. One-time fee na 5,500 kung nasa Pilipinas. Pero kung kayo po ay nasa abroad katulad namin, ayan. Iba po ang ating enrollment fee. Di ba? Mas mataas po ng konti. Konting-konti lang. Ayan. Mag-own po tayo. Paano? I-secure natin ang ating sarili at ang ating pamilya. Ayan. Mag-own po tayo ng Ultimate Kaiser Health Builder. Ayan. At syempre, i-share po natin ang ating mga nakinig, natutunan dito sa ating community. Kanino natin i-share? Siyempre, sa ating mga kakilala, kaibigan, kapamilya, at maging sa kaaway para siguro ito na yung chance nyo, ito yung chance nyo or yung time para magbati na kayo, di ba? Malay nyo, ito yung magindaan para kayo yung magkaayos muli. Ayan, at mabibuild natin ang IMG business. Ayan. Pero take note mga kasama, huwag po natin kalilimutan na meron tayong renewal fee, 1,500 every year. Di ba? Kaya nakala ko, one time pa lang yung 5-5. Bakit may renewal fee na 1-5? Di ba? Ito po, katulad po ng mga traditional business, nag-renew din po sila ng mga business permit. Tama?